Yo, good morning mga papi, what's up? So for this video, mag-review tayo ng adventure bike Benelli TRK 502X. Let's go. Let's start. Buhay natin. Ski. Ano ang display nyo? Yun. All stock to mga papi. Ang tabutso nya. Ayan, tunog niya. Ganda. Reverb natin. Sound check. Let's go. Unang upo. Oops, mataas. Oh, mabigat. Mabigat siya mga papi. So let's go. Nakakatakot lang pag titigil mga papi. Kasi ang taas niya, sobrang tipto ko. Pero sitting position. Ayan. Napaka upright ko. Ang taas ko sa ground. Tapos wala masyadong hangin tumatama sa akin gawa nitong windscreen. Actually, first time ko ito makatry ng adventure bike. Medyo mabigat yung pakiramdam niya kanina, sobrang bigat. Pero pag umaandar na, like other big bikes, ayan, medyo mag-animble. Oh. Ayos na. Medyo ano lang tayo muna, slow down. Gamay lang muna natin. Kasi mabigat pag tumigil, grabe yung paka ko. Tiptoe sobra. So, initial impression, yung clutch niya, malambot, ang ganda. Malambot siya. Ato tayo onte. Power para sa 500cc, maganda na. May hatak din. Pero yung engine brake medyo malakas. Ayan o. Medyo malakas yung engine brake. Kasi ano daw ito eh, 2-cylinder na 260 degree yung crank nya. So parang may hugong siyang may pagka MT-07 eh. Kasi MT-07 ng Yamaha, ano yun, crossplane. In terms of power, may tula. Pero naka gear 3 unfair, ito gear 2. Yun. Meron nga. Pero hindi siya pang sports. Ang init, pataas-taas ako ng visor kasi wala masyadong tumatamang hangin sa akin. Maganda to sa mga long drive kasi hindi stress yung katawan ko, napaka-relax, straight body ako. Tapos yung upuan niya malambot, yun ba, malapad. Tapos yung pillion seat, yun mga papi, wala siyang tulak na inaasahan mo sa sports kasi adventure to eh. Ayan, yung sinasabi ko nga kanina, yung pigeon seat mataba, so siguro yung mga iangkas nyo dito, yung mga girlfriend nyo, no, hindi sasakit yung pet dito. Tapos yung driver seat mataba rin yung cushion, maganda. Ang downside lang nito, since mataba yung driver seat mo, mataas na yung motor, so parang mas mataas pa siya. Kaya medyo hirap ako, 5'6 yung height ko. Tiptoe, dalawang paka, sobrang tiptoe, dalawang paka kapot. Tapos kapag single foot, tiptoe din. Tapos ang bigat ng motor. So hindi ko ito marerecommend talaga sa below 5'6. Tapos daily driver, maganda siya kung in terms of comfort. Adventure bike eh, tapos dinili mo. Tapos balita ko matipid daw ito eh. Kaya lang, kapag yung ipapark mo na yung motor, tapos kagaya ko kayo na 5'6 lang, eh, I think hindi ito para sa inyo. Yung sa likod na preno, hindi siya ganun kalakas. Pero okay lang, ganun naman talaga yon. Hindi ganun kalakas yung preno sa likod. Pero, cornering oh, ganda. Maganda siya iliko. Mabilis sumunod yung bike, tapos hindi ko man nafe-feel na parang mabigat.
para lang ako naka-sports naked. Tapos cambio, malambot. Clutch, ang lambot. Tapos another thing, sir, ergonomics. Medyo malayo yung manubela sa katawan ko. Tapos wide handlebar. Kaya para lang talaga akong relax na relax. Para lang ako nakaupo nung naka-relax. Tapos braking. Sige nga, sa likod na testing natin sa harap. Uy, malakas din, malakas. 4 piston caliper to. Sa harap. Overtake. Woohoo! Bagong-bago pala itong motor na to. Shoutout sa may-ari nito, si Papi Kirby. Salamat sa pagpapatry nitong motor mo. Big shoutout. Tapos sobrang bago pa nitong motor na to. 1,300 kilometers. 1,372 kilometers pa lang natatakbo. Bagong-bago. Tapos yung side mirror niya, visibility, maganda. Malaki. Kitang-kita mo yung gilid at likod mo. Tapos mataas, saka abot siya nung eye movement lang, hindi nagaganon masyado. Andito pala kami ngayon, paakyat ng Marcos Mansion. Dadaan kami ng Kasili, hakit kami ng Tagaytay. So, samahan nyo kami mga papi. Uy! Alam ko na nabibil mo, Ross. Let's go! Bye-bye! Bye-bye, let's go. Woo, pwede ko pang tumayo. Sarap. Overtake. Todo, full throttle. Ayun, oh. Okay, mag-expect ng masyadong power. Pero matuloy na ito, oh. Walang lubak-lubak. Nagpa-fog yung lens ko. Wala kasing napasok na hangin eh. Pwede pala clutch na shifter dito kasi wet clutch to. Ah, tira nyo. Oy, nice, nice. Para siyang yung TNT ng tinest drive natin sa Benelli. Kung di nyo pa napapanood yun, hanapin nyo lang sa channel ko or sa link below ng video na to. Parang medyo ma-vibrate siya. Low and high RPM, parang ang vibrate niya. Hindi ko lang siya masyadong nararamdaman ngayon kasi ang ganda ng suspension. Hindi matagtag. As in, yung pet ko, masaya. Now I know bakit nag-adventure bike yung mga nag-Ironman. First time ko ito mag-adventure bike, mga papi. Eh, nagkakaroon ako ng realization, hindi para sa akin ang adventure bike. Ang mga matatanggad lang o mahahaba yung binti. Papapagod ako dito sa parking kasi parang lagpas 200 kilo daw itong motor na to eh. Yung bigat. So kaya ganun, isipin nyo naka-side stand siya tapos isi-sentro ko lang siya. Hirap na hirap ako. Ang bigat niya kasi talaga. Well, siguro sa mga nag-adventure bike, sanay na sila, baliwala na sa kanila yon. Pero kung beginner kayo, patulad ko sa adventure bike, hindi ko siya mare-recommend. Yung gulong niya, maganda rin yung gulong niya, makapit. Hindi ako nakaka-feel ng kapag lili ko parang i-slide. Yan o. Let's go! Uy, nagbo-backfire. Narinig nyo ba yun? Okay din oh. Medyo mataas yung foot peg niya. Ibig sabihin, malapit sa akin yung tuhod ko. Medyo nakatupi siya. Pero in terms of comfort while riding, masarap. Masarap. Malwan, yan. Kasi yung upuan niya, makapal yung cushion. Saka mataba. Yan, meron siyang advantages saka disadvantages. Advantages niya, yun, hindi masyadong matagtag yung pakiramdam pag nagra-ride. Tapos, masaya yung pet ko. Kaya lang, since mataba siya, mataas na yung motor, tapos mataba yung upuan mo, mas nahihirapan ako kapag, ano, standstill, nakatigil.
Kasi type 2 nga ako eh. So, struggle is real kapag type 6 ka. So, hindi ko mare-recommend sa below 5.6 itong motor na to. Siguro 5.7 pataas. Medyo maalwan-alwan na. Pero para sa kagaya kong 5.6, if daily drive, tapos ipaparada mo yung motor, ako, hirap na hirap ako dito. So ayun mga babi, so I think that's it for this video. Sana may natutunan kayo at nag-enjoy kayo somehow. Thank you sa panonood mga babi. So until next video, kita ulit tayo. So this is Optimum PH signing off mga babi. Let's go, peace.